Alright, what's up mga kaigan? Yan, today, it's a special day mga kaigan. Medyo kakaiba ito pag-uusapan natin. Sa mga bata na nanonood dyan na naghahanap ng kasiyahan, wala muna ngayon. Manood muna kayo ng mga dating videos namin dahil ito is serious talk to. Subeo marimar issue to mga kaigan na kailangan pag-usapan, kailangan tapusin ngayon. Yeah. Dahil alam namin nangyayari sa amin, malamang sa malamang nangyayari din sa iba. And nabiktima kami, malamang sa malamang hindi lang kami yung biktima, marami din na biktima mga kaigan. So kailangan natin pag-usapan to. Ano ba masaya mo babe? Mahahanap ka namin. Nagbanta agad, just memory war na nga. Ito kasi yan mga kaigan, to make the story short, ayoko nang pahabain to, ayoko nang buka-bukahin to mga kaigan. Yeah. Direct to the point na tayo. And kanina mga kaigan, bumili kami ng swimming pool dahil mag-vlog sana kami na gagawa kami ng swimming pool dito. Yung malaking swimming pool na talagang malalim, na talagang magsasayahan tayo. So abangan nyo na lang sa vlog, sa susunod dyan mga kaigan, abang-abang kayo. Mm-hmm. Yun talaga malupit na masaya yon mga kaigan. Kaya kung naghahalap ka ng saya, and kalokohan, katarantaduhan, next vlog yon. O kaya panoodin yung mga dating videos namin. Today, okay. Seryoso talaga tayo. Simulan na natin mga kaigan. Nagsimula ito last 2 weeks. 2 weeks ago, am I right? Oo, 2 weeks. If I'm not mistaken, 2 weeks ago mga kaigan. Ang mo-order kami. Oo. Ano? Nung una, yung mga order namin is yun talaga yun. Uh-oh. Kung ano in-order namin, yun yung dumating. Pero, nung mga nagtagal na, kung ano-ano na yung mga pinapadala. Oo, tara, be specific tayo, babe, parang tayo kakamali. Sige. Mo-order din kasi kami, mga kaigan. Mo-order kami ng gusto namin. Kasi kapag, yun, baka magpa-pranks. Sa online. Pag magpa-pranks si Camille sa akin, umorder siya ng hairspray. Para hairspray ka. Oo, naalala niyo, no? Oo, tapos yung nag 3 a.m. kami, mga kaigan, na madaling araw, nag-mystery box tayo, unboxing, chuchu, yun, umorder kami nun. Oo. Tapos umorder pa ako, mga kaigan. Tapos, sabi ko sa lola ni Camille, nakikilola ako, lolo ko na rin naman talaga kasi future asawa ko naman si Maring Camille. Ngayon mga kaigan, kasi busy kami sa umaga, nag-e-edit ng vlogs mga kaigan, nag-shoot ng mga videos, etc. trabaho mga kaigan. Sabi namin sa lola ni Camille kasi may tindahan siya sa may tapat ng kalsada. Tanggapin mo na lang kung ano yung dadating nanay. Na kasi, oo, kasi order namin. Oo. So unang dumating na item mga kaigan, nagulat kami. Kala namin yun na yung in-order namin kasi pang-vlog sana yun. Pero nun pala tapos na order natin, nakalimutan lang natin. Nakalimutan namin. So tinanggap ni nanay, binayaran ni nanay, tapos binayaran ko kay nanay. Yung syempre utang namin kay nanay, alam ko pa libre kami kay nanay. Tinanggap namin, in-unbox namin, pag-unbox namin mga kaigan, lumabas buras. Oh, I swear to God. And oh, ipapakita ko yung video ngayon. Ipapakita mo ba? Oh, ipapakita ko. So, yun mga kaigan, yan ang... May mga nagdatingan sa amin. Pero may dumating na to. Black, transparent, pink, purple, mga kaigan. Sinilip ko, puta. Tignan nyo yung laman, ha? Ayan, joke ko, nagjo-joke, ha? Pero syempre mga kaigan, cut na mula doon kasi syempre baka mayroong batang makulit na nanonood pa rin ngayon na sinaway natin huwag manood, nanonood pa rin. So huwag natin pakita yung buong video, basta yun na yun. Alam niyo na yun? Makikita nyo na may buong video sa Twitter, tingnan nyo, nandun na sa pinakamababang tweet namin. So tignan nyo na lang mga kaigan. And! Talagang, ewan ko, order ka ba ng ganun? Buta ko order nun, naanin ko yun. Tsaka diba? Hindi rin ako order. Oo, tapos hindi lang dun nagtapos mga kaigan. Nabuisit kami dun sa, dun pa lang kasi nag-tweet niya kami mga kaigan. Dumating pa yung dalawang item na kay hindi, nanay. Na hindi ko rin ino-order, hindi rin niya in-order. Oo, binayaran na naman ni nanay. Nagbigay na naman sa amin si nanay. In-unbox namin, putang ina, ano na naman to. Tinignan namin isang cellphone mga kaigan, tsaka isang headset, earphones. Oo, gusto namin isoli naman mga kaigan kasi naawa kami dun sa nagdi-deliver, napapagod. Tsaka alam ko, nag-theory na kagad ako sa isip ko eh. Pag itong deliver na to, baka maibawas dun sa nagdi-deliver. Oo, so nakakaawa. Oo, so tama nga yung theory ko mga kaigan. Marami pa dumadating na padala mga kaigan, hindi na tinatanggap na lola namin, sinabihan na namin. Tama yung theory ko mga kaigan. Nagmakaawa yung driver, yung deliver dun sa lola ko, nakausapin kami kasi sa kanila daw babagsak yun. Oo, kasi mababawasan yung unang-una, pagod nila. Oo. Sa susunod, yung sweldo nila nababawasan. Oo. Kasi pag kinancel namin yun, sa kanila daw babagsak yun. Kasi in order eh. Oo, so nakausap namin siya mga kaigan, yung mismo nagde-deliver. So sabi, mag-letter daw ako. Kasi mga kaigan, meron pa daw 8 padating. Na order na naman, sino kaya yung putang ilang yun? Saan mga kaigan, meron tayong isang malupit na pag-uusapan dito. Nung nakaraan dito, bigla kasi may mga dumadating na padala dito. Na kung ano-ano mga kaigan, meron to. Binayaran namin to, yung earphones na yan. And, kahit di kami umorder, and, cellphone pa, di ba? Tapos tinweet pa namin, tapos... Alam ba nangyari, kuya? Eh, sir, yung kuha ko lang, sir, mapapablock natin yung pangalan mo para wala nang nagkukonsay na... Okay, mablock ko na yung pangalan ko sa... Oo. Paano kapag may gusto kong orderin? Wala na. Pag tumatawag, di ba, kapag kami magdi-deliver, tinatawagan mo yung number, sumasagot siya.
Wala rin. Dito lang talaga naka-location. Tapos 8 pa yung dadating. Hindi kami umorder noon. Paano yan, kuya? Tulong ko na lang sa'yo, tong awareness na to. Malamang sa malamang, kakausapin kami nila na ito. Titigil na yung mga pagpapadala dito. Alright. O sige, kuya. Ako na hingi ng patawad sa'yo sa mga gagong gumagawa dito sa mga Pilipino. Alam nyo naman. Diba? Kasi sir, ako sir naman tatamaan sa deliver. Iniisip ko may deliver kayo. Tapos eh, ala naman pala. Ako na humingi ng pasensya sa'yo sa mga gagong Pilipinong gumagawa niyan. Makakarma din yan. Sige, maraming salamat kuya. Makikipag-coordinate kami dito sa online shop na to. Kaya kung ikaw na nanonood ka, kung ano-ano pinapadala mo sa amin, manda ka sa amin. Investigador vlogs ang susunod. Pupuntahan ka namin sa inyo. Pupuntahan ka namin. Magbablog kami. May tracking number yun. May tracking number yun. Yung location mo nandun. Manda ka sa amin. Sa mga mandirigma dyan, abang-abang na lang kayo. Papakita namin sa inyo. Para kang ano tayo dito, detective ba? Una, sinubukan mo yung ano namin, yung pasensya namin. Nagpadala ka ng b**** sa bahay namin, ha? Ha, sinasabi ko sa'yo, kasi padala ka ng ano, ng cellphone, ng earphones, pinahirapan mo yung delivery man, nang gugulo ka ng buhay ng iba. Naawa. Hanap buhay ng iba yon. Kung kami, pagtitripan mo, okay lang. Kaso, nagbayad kami. Wala rin sa amin yun. Nakakagastos din sa amin yun. Paano kung sa ibang tao? Ito pa, papasok to, mga kaigan. Paano kung yung ibang tao naman yung pinagtitripan? Halimbawa ako, nababattrip ako sa classmate ko. Alam ko yung lugar ng bahay niya. Order ako na kung ano-ano, papadala ko sa kanila. Number one, ganito mangyayari, possibility. Number one, kung tinanggap nila, gastos nila, kawawa sila. Tuwan-tuwa yun ang gago. Number two, di tinanggap, kawawa yung nag-deliver, mga kaigan. Nakasira ka ng hanap buhay ng iba. So dito natin tutuldukan itong mga gantong kagaguhan, mga kaigan. Nakakaawa yung nag-deliver. Oo. Kasi kitang-kita mo sa kanya na sinusugod niya init. Oo, kawawa talaga yung mukha niya sa amin, mga kaigan. Sir, gawa po kayo ng letter o kaya kausapin niyo po yung mga isa sa mga officialis po doon. Oo, kasi kawawa naman kung may pamilya siya, tapos yun na nga lang yung pangkain nila. Oo. Hindi, sabi ko sa kanya, ako na nag-humingi ng pasensya sa inyo sa mga gagong Pilipinong gumagawa ng ganon. Doon pa lang yan, ha? Online shopping pa lang yan. Paano pa kaya yung mga nag-deliver naman ng pagkain? Ah, oo. Diba? Nag-order, ika-cancel. Marami ako nakita sa Facebook, ganyan ginagawa eh. Sabi, nagpo-post, baka gusto niyo po ng Jollibee, kinancel po kasi nung customer ko yung in-order. Yung order sila ng milk tea, halimbawa. So, galing sa bulsa nung delivery man yung bibili ng milk tea, babe. Tapos bigla ika-cancel. Oh, may mga ganun. Kawawa. Kawawa talaga, mga kaigan. Kailangan natin putulin to. Isasacrifice namin tong araw na tong pagpapost namin ng vlog sa maayos, na maganda, ng masaya, nakakatawa. Para dito, na-erase yung awareness na tama na yung ganito ba. Diyos mo, yung marimar na yan. Nakaka-apekto kayo ng trabaho ng ibang tao. Nakakaabala kayo dahil lang sa trip na yan. Hindi worth it yung ganyan trip. Maraming trip na pwedeng gawin. Kung gago ka, maghanap ka ng kapwa gago mo, magsuntukan kayo sa labas. Siguro ang akala nung nagpapa-deliver sa atin, ay okay yung bayad sila ng bayad. Oh. Okay lang sa amin yung magbayad na magbayad. Eh, ang isipin nyo na lang, yung nagpapadala sa amin. Kasi yung pagod talaga nila, yung sakripisyo. Tsaka alam mo, kung babayaran namin lahat yun, ha, baka mamaya, one day, yung bahay namin, punong-puno na lang kung ano-anong order sa online shop. Diyos may umarimar na yan. Yung pader namin, puro titik nakadikit nun. Ano ba sinasabi yan? Nakablip naman yan eh. Bahala kayo, hulaan nyo kung ano sinasabi ko. Bahala kayo dyan. So ayun mga kaigan, konting consideration mga kaigan. Alam ko maraming gago, pero alam ko may puso pa rin kayo. Tigilan nyo yung ganyan, na maawa kayo sa mga nagtatrabaho. Kaya kung kayo mga mandirigma, nasubukan nyo man trip ng ganyan, tigilan nyo na, huwag nyo na ulitin. Kung iniisip nyo gawin, huwag nyo nang gawin. Nakakaawa yung mga maapektuhan, promise mga kaigan. Maraming pwedeng gawing katawa-tawa, nang hindi nandadamay ng ibang tao, nang hindi na nakakatapak ng tao. Kaya kami ni Maring Camille, kaya kahit anong sabihin sa amin ng mga basher namin dati, as long as hindi kami nakakatapak ng iba, kami dalawa lang nagagagawan dito. Yeah. Goods pa rin kami, tuloy pa rin kami. Yes. Tignan nyo mga kaigan, dati minamaliit kami. Wala kayong ginagawang tama! Wala kayong mararating! Blah, blah, blah! Pero tignan nyo nangyari sa amin mga kaigan. Diba, naging inspirasyon kami sa inyo na talagang ipush nyo yung pangarap nyo kahit anong sabihin ng ibang tao. Yeah. Kung alam mong tama yung ginagawa mo at wala kang tinatapakan tao, wala at malakas ang kapit mo sa Diyos. Yes. Sa tamang kasi, daan ka pupunta. Kasi isang araw magugulat ka kung sino yung tinataas ni Lord and kung sino yung binababa niya. Oo. Kapag ka mamataas ka, ibababa ka. Kapag ka nagpapakababa ka, itataas ka. Yeah. Tama na yun, padalahan ng busta. Baka mamaya, bukas, hindi naman burat dumating sa amin, pek na. Dahil mga kaigan, yan, hanggang dito na lang tayo, syempre. Sana naintindihan nyo yung pinupunto namin dito, mga kaigan. Sana talaga, isa puso nyo, huwag lang inarinig nyo, tapos ilalabas nyo ulit, ha? Dapat,
para kami naging teacher dito na nagse-sermon ng isang buong klase na ilang million yung subscriber. Ang pinaka-point lang ng vlog na to, huwag kayong manggago kasi baka yung ginagago nyo, hindi naman pala sila yung nagagago. Yung mga gumagawa, yung nagagago. Kawawa naman. Imbis na yung kinaiinisan nyo yung mapagtripan nyo, yung napagtripan nyo, yung so, walang kamalay-malay na nagtatrabaho na maayos. Ito lang sasabihin natin sa nanggagago na yun. Intayin mo lang ang mangyayari sa'yo one day. Kung gusto mo ng trip, bibigyan ka namin ng trip, tandaan mo. Kita-kita ulit tayo sa susunod, yes. Dahil for sure, yung vlog is sobrang dapat. Swimming pool to, mga kaigad. Swimming pool, mga kaigad. Babe, takpan mo na. Bye, guys! Bye.